Wala kayo sa tatay ko. Kinuwang libre ang pag-aaral ko sa kolehiyo. Ang tatay ko, namigay ng libreng irigasyon. Alain sa tatay ko, mga tulay, kalsada at infrastruktura, yun ang pinagawa nun. Ang tatay ko, sinagot ang ospital at papagamot ko. Sino yung tatay ko? Yung tatay ko? Yung tatay ko? Ah, ang tatay ko? Si Tatay Digong? Si Tatay Digong? Si Tatay Digong? Si Tatay Digong? Siya ang tatay ko. Mabuhay ang malayang Pilipinas. 6 na taong serbisyong may tatak ng tapang at malasakit. Inuuna ang ating kaligtasan, seguridad, kapayapaan at kapakanan ng mga nangangailangan. Matatag, may paninindigan at tapat sa bayan. Ibinuhos ang lahat para sa Pilipino, para sa maliwanag na kinabukasan at tungo sa pag-angat ng bawat mamamayan. Ito ang Duterte Legacy. Thank you! Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. 738 sa Metro Manila. Walang sinasanto. Anuman ang issue, sinuman ang sangkot, hindi pagtatakpan, hindi kakampihan, papanig sa tama at totoo lamang. Walang sinasanto. Diskusyong diretso sa punto. Talakayang bigay todo si Alex Santos. Walang sinasanto. Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. Thank you! Magandang hapon po sa inyong lahat. Good afternoon, Philippines, Luzon, Visayas at Mindanao. It's a wonderful Thursday afternoon. Wala hong ulan. Medyo hindi rin po makulimlim ang kalangitan ngayon. Kaya wala hong nagbabadya hong pag-ulan. So maganda po ang weather natin ngayon. Pero kailangan po tayong maghanda pa rin ha, sa mga dadalhin po ninyong panangga sa ulan. Dahil nga ho, wet season na po tayo. Ha? Huwag po tayong magpabakasakali. Kailangan ho, meron tayong mga dalahong baon na pang silong ninyo kapag umuulan. Payong man yan, jacket o anuman, sombrero, salakot o anuman. Basta meron ho kayong panangga. Ha? Huwag ho kayong magpapaulan. Mukhang usong-uso na rin po ang mga sakit na dati po nating mga nararanasan po way back nung wala pa ho itong COVID-19. So, wag ho tayong magpakasakit. At kailangan pong palakasin po natin ang ating pong resistensya. Okay, adosto ho ng buwan ng Hunyo. Mabilis ang buwan ng Hunyo. Ngayon, dahil nga po sa June 30 na po, ang itinakda ang inauguration. No? Yung oath-taking po ng ating po mga elected official. Ito po yung 17th president po natin. Kailangan kasi sa batas, June 30 po, noon time, kailangan po yung makapanumpa na ho siya para mas smooth na ho ang transition para ho kay Pangulong outgoing president Rodrigo Roa Duterte. At the same time, itong papasok pong Pangulo natin na si Bongbong Marcos Jr. dyan ho sa Malacanang. So, meron na ho napili na lugar. Marami kasi nagsasabi na maaring gawin daw po ang inauguration sa Northern Luzon. Pero yan po'y napakalayo naman po, no? At baka hindi ho siya makatungtong ho ng before 12 noon dyan po sa Malacanang. At kailangan kasi ho, by 12 noon, maidaos na po yung oath-taking na yan. So kaya,
napagpasyan po ng transition team ng both kampo, especially po sa kampo ho ni PBBM, at napili nga ho nila ito pong gaganapin ang oath-taking o yung inauguration po ni President-elect Bongbong Marcos Jr. dyan po sa National Museum. Medyo malapit-lapit na rin po yan sa palasyo ho ng Malacanang. So ito po ang napili ng pamilya Marcos at dito po gaganapin. Medyo maganda nga ho dito. Very historical. Makasaysayan rin po, pero hindi ko batid kung meron na hubang nakapagpanumpa ho dito na mga previous presidents natin. Dahil lang madalas, ginagawa po ang inauguration o yung oath-taking po ay dyan po sa Quirino Grandstand. Pero dito sa National Museum, hindi ko po nakita ho yung, ano, no, yung mga history po ho. Maaaring meron na or wala pa, kauna-unahan siguro po dito itong si Pangulong Bongbong Marcos Jr. So ito na po, naset na ho sa National Museum. It's maaring sa labas po nila gagawin po yan, no, para marami ho ang makakapag view dito sa inauguration. Just like kapag ang bago pong Pangulo, tulad po dyan sa nagaganap po sa Quirino Grandstand, yan po ay in public view. So marami ho nakakapanood po niya. Tapos nandyan po yung pamilya niya, pinakamalapit po niya mga kaibigan, mga ano tawag nito, mga designate po niya mga kalihim, maaring nga dyan po. At syempre, mga supporters na rin po na pwede hong tumingin. Pero siguro ay lilimitahan lamang po dahil malapit po sa kalsada. Mahirap naman pong mabalam po ang takbo ng daloy ng trapiko po dyan. Kaya it's a nightmare para ho sa ating pong Philippine National Police, lalong-lalo na po sa local government po dyan. Yung pong flow, yung traffic flow po dyan sa lungsod ng Maynila. Siguro ayusin po yan ng ating pong LGU at the same time ng pamunuan po ng Philippine National Police Security. At the same time, yung magandang pong flow ng trapiko para hindi po maantala ang mga biyahe po natin po mga kababayan. Ha? Yan na naman isa po sa mga ano natin. Na wag hong bigyan po ng taong nito, aberya ang ating po mga kababayan kapag meron po mga ganun pong mga malalaki pong event tulad po ng inauguration. So, the venue is set, ha, sa National Museum na po at hindi na po dyan sa Quirino Grandstand. Ha? Minsan kasi po, ang Quirino Grandstand, yan po talaga napipili, no? Pero ngayon, dahil nga patuloy pa rin pong busy pong lugar niyan, dahil po sa patuloy pa rin pong pagbibigay po ng serbisyo para o sa mga COVID-19 patients po natin, kaya minabuti o sigurong huwag muna pong galawin ang existing arrangement po dyan sa Quirino Grandstand. At mabuti naman na napagtanto ng kampo ho ni PBBM na dito na lamang po gawin sa iba pong lugar dyan po sa National Museum. Ha? Historical naman din po yan. Okay? So good luck po sa June 30. I'm sure busy po ang transition team. At ilang araw na lamang, we have 28 days to go bago po mangyari ang pagpapalit po ng liderato dito sa ating pong 17th president. From 16th to 17th president na po tayo. Pero si Vice President-elect Sara Duterte ay gaganapin po ang kanyang inauguration, which is earlier, 17 days to go, dyan po sa Davao City. Okay lang po yan. Ang VP-elect naman po ay talagang hindi naman po talagang kailangan po ng iset na talagang June 30, kailangan makalipat na ho. Hindi naman po. At ang opisina po ng ating pong pangalawang Pangulo, dyan po sa Coconut Palace, kung maalala ho niyo, dyan po yung banda po sa may area ho ng lungsod ng Maynila pa rin. Ha? So, dyan po ang tanggapan ng ating pong VP-elect, Inday Sara. At meron na rin pong mga palitan po ng mga liham, no? Ito pong kampo ni outgoing Vice President Lenny Robredo para ho sa kanya pong pagsasalin ng kanya pong tungkulin dito po kay VP-elect Sara Duterte. Yan ang maganda. At least, smooth ang transition. Maganda po ang pagpapalitan po ng kanila pong liderato po dyan. So, saluduhan po natin ang dalawa pong outgoing at incoming po nating Vice President. So, June 19, at tabayanan niyo po, ilagay niyo po yan sa inyo pong mga kalendaryo.
ang inauguration po at oath-taking na rin po ng ating pangalawang pangulong halal na si Inday Sara Duterte Carpio. Siguro ang ating pong mga reporters po dyan sa June 19. June 19 is on a Sunday. Tama ba? Oo nga, Sunday pala. So, walang trabaho. At least, lahat po ng ating mga kababayan ay makapag-relax sa kanilang puntahanan. Mapanood po ang mga kaganapan po dyan sa mismong area ho ng kanilang pong mga tahanan during that inauguration. Di natin alam, ano bang oras ay be ang inauguration ni Inday Sara? Will that be a umaga ba? Tanghali? O hapon? Antabayanan po natin ang schedule po niya. Meron na ba tayong update niya na IB kung anong oras ang inauguration ni Inday Sara Duterte? Time to time, kung meron po tayong mga updates patungkol po dyan, ibibigay po namin ang information patungkol po dyan. Okay, so ito, cambio ho tayo. Speaking of ano po bang ating pag-uusapan ngayon? Oh, kahapon nga po, no? Confirm na po na ang Senate President presidential race, Senate presidential race. Ito po yung pagiging pinuno po na mataas sa kapuno ng Kongreso ay parang tinapos na po ni Senador Cynthia Villar dahil nga ho nag-withdraw na po siya sa balakin po niyang maging Senate President. So ibig sabihin, nag-iisa na lamang pong si Senator Mig Zubiri, ang Senate Majority Leader, ang magiging Senate President. Mukhang in the bag na ho yan. Dahil nga po, ang dati po, tatlo pong contender po dyan. Isa po si Senator Migs, Senator Cynthia Villar, at yung pangatlo, si Senator Sherwin Gatchalian. Pero eventually, hindi na rin po niya itinuloy po ang kanya pong balakin. Medyo may kagustuhan rin po siya maging Senate President dahil nga ho sa kanya pong pagiging senior na rin po dyan sa Senado. Pero ang naiwan na lamang, si Senator Mig Zubiri ang magiging Senate President. Dahil nga, para nakita ho yata ni Senator Cynthia Villar na gusto ho niya yung tahimik ang kanyang buhay, kaya minabuti po niyang hayaan na po ni si Senator Migs magiging pinuno po ng kanila pong Kongreso dyan po sa Senado. So, meron na hong mga committee chairmanship na ibinigay para at least lahat po nasusuporta ho dito kay Senator Migs, talagang yun talaga ho ngayon ipinangako. So, marami na ho. I'm sure na nakita na ho ninyo. Example lamang ho, Basic Education at Ways and Means Committee Chair. Walang iba kundi si Senator Migs Zubiri, Senator Sherwin Gatchalian. Yan po nakuha ho niya. Yung Basic Education ay dati na ho niya. Pero yung kanya pong Energy Committee Chairmanship, parang nawala sa kanya. No? Pero may bago ho siya. Yung Ways and Means. Importante po yung Ways and Means. Dahil nga ho, ang Kongreso ay meron po silang power of the purse. Mahalaga po siya sa pag-uusap po tungkol po sa budget po ng ating pong gobyerno. So, isa po siya sa magiging active po dyan kapag pinag-uusapan po ang pera, ang paggastos ng ating pong kabanambayan. So, yan po ang aasahan po natin kay Senator Sherwin Gatchalian. Yun naman pong energy, if I'm not mistaken, mukhang ibibigay ho yata sa... Kanino ba ibinigay ang energy? Ha? If I'm not mistaken, mukhang kay Senator Jinggo Estrada ba? Ha? Dalawa kasi, meron din pong kay Senator Jinggoy, labor, pero doon po sa ating po manggagawa dito sa domestic ko. Pero yung OFW po ay binigay po yata kay if I'm not mistaken, sino pa ho yung humihingi po ng ano kapag pinag-uusapan po ang labor, dito ho yata kay ano sa OFW, sino bang pinakamalapit po sa OFW? Parang kalimutan ko kanino binigay yung OFW. It's either kay ano pa rin, no? Kay Senator Joel Villanueva. Dahil nga dati, labor kanya. So, ang OFW ibibigay po yan. Dalawa kasing hiniwalay po. Parang bago ho yata ng committee chairmanship po ang OFW dito po sa domestic natin po mga workers. Ibig sabihin, pag domestic, dito po yan sa ating po bansa. Tapos, ang environment at agriculture, binigay po, kay Rafi Tulpo pala, yun. Kay Senator Rafi Tulpo po binigay yung pong bagong komite
labor pero OFW po ang punteriya. Marami pong mga batas na kailangan pong paigtingin, dagdagan, palakasin para sa ating pong mga manggagawang Pilipino abroad. So at least meron pong tayo nakatutok po dyan, especially po si Senator Raffy Tulfo na baguhan po sa kanya pong stint as lawmaker po dyan. Yung pong environment at agriculture, ito lamang pong hiniling po ni Senator Cynthia Villar nung siya po ay umatras sa kanya pong hangarin na maging Senate President. So ibinigay na rin po ni Senator Mig Zubiri sa kanya yan para matutukan po niyang usapin tungkol po sa kalikasan at yung agrikultura. Yan po ang kanya pong subject matter expert po dyan, si Cynthia Villar. Okay, sino pa ba? Sa usapin ng justice, alam na natin, si Senator Chis Escudero, no? Binigay sa kanya. Ang magiging Blue Ribbon Committee, ito rin po yung matinik. From Senator Richard Gordon, na maalam na rin po siya kahapon, ay ibibigay po ang Committee on Accountability, or ito pong tinatawag na Blue Ribbon Committee, dito ho kay Senator Francis Tolentino. So, dahil nga, abogado rin po itong mamang ito. So, sa kanya po, inatasan ang pagtitiyak po ng usapin tungkol po sa mga aligasyon ng korupsyon para matiyak po na yung accountability po ng mga taong nasa gobyerno ay masisiguro pong nasa maayos po yan. Foreign relations, si Senator Aimee Marcos, yan pong kanya pong forte. Si Senator Bongo, kanya pong first na ano po yan, remaining 6 years, dahil 12, ano nga po, magiging ano po yan, remaining 3 years nga pala ho, 6 years nga pala ho ang ating po mga mambabatas sa Senado. So may natitire po siyang 3 years, nasa kanya pa rin po ang Health Committee at yung Sports Committee po ng Senado. Si Robin Padilla ay constitutional amendments, yun naman po kanya pong ipinangako. Dahil nga po ay gusto po niyang mabago po ang ating pong saligang batas. At ang gusto nga po niya, kung papalarin, ay makita po ang pagbabago ho sa sistema ng ating pong gobyerno. From unilateral, pagiging presidential form of government, gagawin po niyang parliamentary. Yan po. I don't know kung yan po ba ay priority po ng ating pong kasulukuyan na parating pong Pangulo. Si Bong Revilla naman po ay Public Works. Ang kay Risa Ontiveros po ay Women and Children. Si Senator JBS ito ay Local Government and Higher Education. Iba rin po yan. Si Jingo Estrada, Labor nga, doon po sa Domestic. Si Grace po ay Public Services. Si Raffy Tulfo pala po ay dagdag sa kanya ay yung Department, Committee Energy pala ho. So, yung po ang kanya pong madadagdag po sa kanya. Sunny Angara ay finance. Sino pa ba ang ating po nakalimutan? Wala na. So, yan po ang magiging itsura ng ating pong committee chairmanship po dyan sa mataas sa kapulungan po ng Kongreso. Kaya, good luck sa ating po mga senador. At sabi nga po ni, sabi nga po ng isa pong outgoing po natin senador na si Senator Franklin Drilon, minority leader po yan, ang sabi nga niya, hindi po natatapos ang pagiging senador ng isa pong mambabata sa pagboto lamang. Kailangan daw ay masusubukan ang inyong galing po dyan sa interpolation, sa inyo pong bubuin pong mga or papandaying po ninyong mga batas, at kailangan po maalam kayo sa pagsagot sa mga katanungan, sa interpolation, pag-defend po ninyo sa inyo pong mga panukala pong batas po dyan. So, kailangan konting research, konting pag-aaral, kailangan maalam. Hindi naman kailangan mag-English-English po kayo dyan. Hindi naman pasikatan na pagalingan kayo ng English po dyan. Pwede po kayo mag-Tagalog. Mas madaling maintindihan po ng tao bayan kung kayo po ay managalog na lamang po sa inyo pong pananalita. Para at least you can express kung ano po ang nilalaman po ng inyo po mga panukala po dyan na mabibenepisyuan po ang marami po natin mga kababayan. So good luck po sa ating pong mga mambabatas sa 19th Congress po natin. 19th Congress na po tayo po dyan. Okay?
So good luck po sa ating pong mga halal na mga senador. Doon po sa 12 bago at doon po sa natitira pong 12 patapos na rin po yan sa mga susunod pong mga taon. Okay? So with that, yan ang ating pong usapin tungkol po sa Senado. Ngayon, Senado pa rin po to. Kahapon nga po ay nagpalabas po ng release order na po ang Senado para ho dito sa mga opisyal po ng Farmally Pharmaceutical na sina Muhit Dargani at yung isa. Sino nga ba yung isa na binigyan po ng pagkakataon po na makalaya? Ito po yata yung ano, no? Ito po yata yung isa sa mga opisyal po, executive po ng natura pong kumpanya, Farmally. So, kanina ay nakita ho natin itong dalawa pong opisyal. Isa po dito si Muhit Dargani, nang siya po ay ma-cite in contempt noong pong October 19, 2021, habang sinasagawa po ang imbestigasyon patungkol po dyan sa usapin ng korupsyon sa pag-procure ng mga kinakailangan pong gamit para ho sa COVID-19 response po ng ating pong pamahalaan. Ito po ay iniutos po ng Senate Blue Ribbon Committee sa pangunguna nga ho ni Senator Richard Gordon, kung kaya't ang ilan po sa mga opisyal po ng Farmally, mga executive officials po nila, ay naikulong po yan. Una, sa kanila pong opisina po dyan sa Senado. Pero eventually, sila po ay nalipat at na-detain po dyan sa Pasay City Jail. Sila po ay tumagal ng 6 buwan. No, matagal-tagal rin po, no? Para rin po silang ano. Yun, yung isa po si Lincoln Ong, ang isa po sa mga executive po ng Farmally, ang dinala po sa Pasay City Jail. Kung kaya't sila po ay nakapiit po dyan. Pero dahil po sa release order na ipinalabas po ni Senate President Tito Soto, batay na rin po sa Rules of the Senate, ang order nga po ni Senate President Soto ay siya, pwede na pong ma-release po itong si Dargani at si Ong. At kanina nga po ay natunghayan po ng sambayanan dito pong pag-release ng mga kliyente nga ho ni Attorney Ferdinand Topacio na sina Dargani at ang isa po ay si Lincoln Ong. Ito po nakikita ninyo sa inyo pong TV screen. At natin po makakausap ngayon, walang iba kundi ang abogado po ni Muhit Dargani na si Attorney Ferdinand Topacio. Alamin natin kung ano bang magiging kahinat na nito. Yung bang pag-release po ba sa kanya pong kliyente ay nangangahulugan ho ba na off the hook na ho ba sila dito po sa usapin ng issue ho ng overpricing, corruption sa pag-procure po ng mga kinakailangan po natin sa COVID-19 response po natin. Ang ating pong inibitan, si Attorney Ferdinand Topacio. Nandiyan na ba, Ivy? Si Attorney, para malinawan tayo kung ano bang next na gagawin po nito. Sila po ay nagdusa rin po sa loob po ng pitan dahil nga po ay ayaw ho daw nila mag-cooperate lang sila po ay tinanong ng ating pong mga senador po dyan, lalong-lalo po na si Senator Richard Gordon. Meron na pong inilabas na parang resolusyon ang Senate Blue Ribbon Committee, pero marami ho sa mga senador ang hindi ho pumirma. Dahil nga, doon daw ho sa recommendation ay parang isinasama daw ho si Pangulong Rodrigo Duterte sa isa ho sa mga respondents sa kakasuhan. Pero sabi ho ng ilang pong mga nakapanayam na mga senador, sabi nila hindi ho sila pipirma ho dyan. Dahil nga, bakit nyo isasama ang Pangulong Duterte? Wala naman ho siyang kinalaman ho dyan. Ang mga taong ang inusig po dyan at ang inimbisigahan po dyan ay mga tauhan po ng DBM. Ito po yung Department of Budget and Management. Yung pong procurement service po nila. Yung PS nila, no? DBMPS. At the same time, ito po yung mga private individuals. Ito po yung mga executive po, mga official po ng Farmally Pharmaceutical. Pero nakalagay daw ho doon, may recommendation itong Blue Ribbon Committee na dapat daw po ay isama po ang ating pong Pangulong Duterte. Doon po nagkaroon po ng magkaiba pong opinion ng ating pong mga senador. Sabi nila, may nagsabi nga ho na isang senador
na sila daw po ay pipirma kung tatanggalin ang pangalan po ng Pangulong Duterte ho doon. Wala daw hong kinalaman ang ating pong Pangulo dito sa ginagawa pong procurement po ng DBM at ng private sector. So, maaring itong resolution po ng Senate Blue Ribbon Committee ay mapapasawalang bahala po yan at magiging walang saysay po yan dahil nga wala pong pipirma ng mga senador po dyan. Kaya yan po yung tatanong po natin kay Attorney Ferdinand Topacio na nasa linya na po ng telepono. Attorney Topacio, magandang hapon po sa inyo, sir. Si Alex Santos po. Yes, kasamang Alex. Magandang hapon. Mabuhay ka at lahat ng ugat sa iyong katawan. Magandang hapon po sa inyo, Attorney. Unang-una, kumusta na po ang inyo pong kliyente? Tama po ba? Nakalabas na ba sila? Na-release na po? Opo. Siguro as of mga 10-10, to 10:20 ay official na po silang nailabas sa Pasay City Jail at ngayon po ay sila po ay kasama na nila ang kanilang mga pamilya na napagkaitan po ng kanilang pagkakapiling ng mga 7 or 8 months po yata. Oo nga, tagal na rin, no? So, kumusta po ang kanila pong kondisyon po, Attorney? Well, all things considered, kasamang Alex, nangayayat po sila at nagkaroon sila ng parang skin asthma po yata yon, hindi ko po alam, pero may mga rashes po sila. Ayun po ay natapunan naman ang kanilang galak na nakita nila ang kanilang mga mahal sa buhay pagkatapos ng maraming buwan. Oho. Meron ho bang puot o galit ang naramdaman po nitong inyo pong kliyente na si Mohit Dargani po, sir? Well, actually, they're just glad to be out. At sabi nila, well, the worst is over. At least daw po kung may kasong isasampa laban sa kanila ay ito po ay lilitisin sa tunay na hukuman, hindi isang kangaroo court. Mm-hmm. Kung saan na wala pong rules dun sa Senado eh. Walang right to counsel, walang due process, walang right against self-incrimination. At least sa totoong korte po ay meron po tayong mga safeguards para maprotektahan po yung kanilang mga karapatan. Opo. Attorney, inyo bubang nabasa na ho ba ang resolution po ng Senate Blue Ribbon Committee? Ano ho bang nilalaman ho nito kung sakali man? Hindi po eh. Kahapon lang po, nandun po ako sa plenary at nagmamasid-masid sapagkat ang pahayag nga po ni Senate President Soto ay papakawalan po yung aking mga kliyente pagka-adjourn. So hinihintay ko po mag-adjourn at ang aking natunghayan po roon ay yun nga pong ipinalalagay yung report sa website po yata ng Senado pero hindi ko pa po nababasa. Ngunit yun po, sa aking pagkakaintindi, kulang po ng boto para ma-report out o para maging official na committee report. So it was not reported out to the plenary. Ibig sabihin po, yun ay under the own rules of the Senate, i-archive po yun. O baliwala po yun, hindi po yun ituturing na isang committee report. Ayun, tama nga po, no? Nabanggit ko nga po kanina sa aking pumbungad na dahil po dyan sa resolution po ng Senate Blue Ribbon Committee, parang wala daw ho yatang pumirma hong senador dahil nga sila po ay bantulot dahil nga nandun daw ho sa kakasuhan daw ho ang pangalan po ng Pangulong Rodrigo Duterte na para sa kanila ay hindi daw ho kasali ho dyan. Kung nakalagay lamang daw pangalan po ng mga private citizen tulad po nito mga executive ng Farmaly, eh sila daw ho'y pipirma ho dun. Ano pong take po nyo po dun, Attorney? Well, yun po ang interpretasyon ng ating mga senator at syempre po ay dapat po nating igalang yun. Ang may mali po naman po kasi dyan talaga ay si Senator Gordon sabagat sa kanyang kagustuhan for one reason or another na idawit ang pangalan ni Pangulong Duterte dyan. Eh yan, di wala talagang gustong pumirma kasi agana ng iba ay yan ay overreaching or wala naman pong ebidensya labang kay Pangulong Duterte. Eh yan, di baliwala ang lahat ng pagod nitong ating mga senador at yun nga, natalo pa si Senator Gordon. So, ang sa madaling salita po ba, Attorney, dahil nga ho, walang pumirma, ilalagay na lang ho to sa archive at baliwala na ho yung naging investigasyon. Tama po ba? Opo, ganun po ang mangyayari dyan. At hindi naman po talagang baliwala. Pwede naman gawing scratch paper yan kung sakasaling maupos ng papel. Okay, so kung yan po ay may lalagay po sa archive, so ang is it safe to say po, Attorney, that your clients will be off the hook na po dito?
Hindi naman po, sapagkat may pagbabanta naman ang dalawang senador, si Senator Gordon, na siya daw ay maghahain ng demanda. Mm-hmm. At nakarapatan naman yan ng isang kahit sino, kahit pribadong citizen, na he will become a private citizen by June 30. Or sabi ni Senator Risa, dapat daw i-demanda. Well, doon na lang po namin haharapin. Kasi okay lang naman po sa amin yan dahil yan ay pagkakataon na rin namin na malinis ang pangalan ng aming kliyente. Alam niyo po, kasamang Alex, bihira naman po sa mga kinakasuhan ng mga dahil sa Blue Ribbon, nagtatagumpay yung Fertilizer Fund Scam, acquitted po lahat ng tao ron. Bangladesh Bank Scam, isa lang naman ang nakasuhan doon sa dinami-dami ng mga dambuhalang mga negosyante. Yung Euro Generals, acquitted po lahat yun. Wala pong silbi ang Blue Ribbon kung tutusin sa mga ganyang mga sa pagdating sa prosecution, pagdating sa in aid of litigation, yun lang po talaga ang dapat papel kasi ng Blue Ribbon. Overreaching kasi sila, sila ay sumasaklaw sila sa hindi dapat nilang saklawin, kaya nangangamot itong si Gordon ngayon. Oho. Okay, Attorney Topacio, in a nutshell, kung sakali mang ito ay umusad sa husgado, ano ho ba ang inyong punto de vista ho dito? Talaga ho ba ang inyong mga kliyente po ay walang kinalaman po dito, walang overpricing, wala hong korupsyon na nangyari po dito, sir? Wala po. Ang mismong COA na po ang nagsabi, wala pong overpricing, walang ghost delivery, nagkaroon po ng bidding, sila po ay nag-supply, dineliver, binayaran, ganun lang po kasimple yan eh. Ngayon, kung kumita man ng malaki ang aking mga kliyente, hindi po kasalanan kumita ng malaki. Sabagkat negosyo po yan. Uh-huh. Yun lang naman po ng iba eh. Sinandi, Sinamon, Abrea, opinion lang naman po ng mga ulalo na sila ay may korupsyon eh. So patunayan na lang nila sa porte. Okay. Wala ho bang plano ang inyo pong kliyente na gumante dito sa nagmalupit sa kanila, attorney? Kung meron man kaming idedemanda, hindi yun po babilang pagganti. Ngunit ito yun po ay bilang pagtaguyod as karapatan ng aking mga kliyente. As you know, meron na nga pong demanda si Senator Risa Ontiveros at mukhang magkakaroon pa po. Sabagkat may mga lumalabas pong mga testigo na sila ay pinipilit na magtestigo laban sa aking mga kliyente o sila ay sinusuhulan, di umano. O kaya sila ay tinatakot. So, yun po ang demanda namin. Hindi para maghigante, ngunit para protektahan po yung karapatan ng aming mga kliyente. Yung po bang kaso against Senator Risa Ontiveros, ano pong kaso po yun, attorney? Yung amin po ay yung pong the subornation of perjury na nakahain na po sa ombudsman. Opo. No, yatang Marso yun kung hindi po ako nagkakamali. Mm-hmm. Meron pa pong reklamo ngayon na lumabas po kung inyong nagugunita just before the elections. Opo. Sila daw ay iniikutan, ini-stalk at tinatakot ng mga staff na identified with Senator Risa Ontiveros, sina Attorney Bekema at yung driver ni Senator Risa. So yun po ang dadalhin namin sa hukuman para na bang magkaroon din ng pagkakataon si Senator Ontiveros na idepensahan ang kanyang sarili. Okay, sige po. With that, Attorney Topacio, maraming salamat po sa inyo pong panahon dito po sa Radyo Pilipinas. Good luck, sir! Anytime po. Maraming salamat po. Stay safe and stay hard. Thank you po. Si Attorney Ferdinand Topacio po, legal counsel po ni na Twinkle at ni Mohit Dargani, na ngayon pa lamang po, kaninang alas 10 po ng umaga, ay napalaya na po mula po dyan sa kanila pong pitan sa Pasay City Jail dahil nga po sa release order na inilabas po ni Senate President Tito Soto. With that, magbabalik po tayo alauna 31 na po ng hapon. This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen. Sarap ng urig, sarap ng totoo. Gintong dagat ang pagitan, San Miguel Pale Pilsen. Ang nasa pagitan. Gintong dagat ang pagitan mo at iyong kasama. Nang nagkalapit na magkahiwalay ang kahapon at bukas. Gintong dagat ang pagitan, San Miguel Pale Pilsen. Ang nasa pagitan, lagi nasa pagitan. Alam niyo bang masama ang pagtatanim ng mga puno o mga pananim o halamang matataas ang tubo malapit o sa daanan na linya ng kuryente?
Bukod sa maaari itong makadulot ng pinsala sa mga nasa paligid nito, maaari rin itong maapektuhan ng daloy ng kuryente patungo sa mga kabahayan. May kaukulang parusa ang mauhuling lumalabag dito katulad ng pagkakakulong ng hanggang 12 taon at multa na hindi bababa sa 50,000 pesos. Makipagtulungan upang mapanatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa inyong lugar at saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Sa ating bagong President-elect, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. To have received over 31 million votes from our countrymen. At Vice President-elect, Sara Duterte. Gusto ko kayong lahat na batiin at ang lampas 31.5 million ng mga Pilipino. Congratulations! Panalangin namin ang inyong tagumpay at hangad namin ang mapayapa at progresibong Pilipinas sa ilalim ng inyong pamumuno. I promise you that we may not be perfect, but we will always strive to perfection. Kaisa kami sa inyong pagsusulong ng pagkakaisa para sa sama-sama nating pagbangon mula sa mga hamon at sa pandemyang ating kinaharap. Kami sa inyong team ni Bongbong Marcos at Sara Duterte ay hindi bibitaw sa panawagan ng pagkakaisa. At asahan ninyong buo ang aming suporta sa inyong mga plano para sa ikabubuti ng bawat Pilipino at ng buong bansa. Mahalin natin ang Pilipinas. Muli, congratulations at mabuhay ang Pilipinas! Isang pagbati mula sa Radyo Pilipinas. Mahahalagang issue. Maiinit na balita. At talakayan. Alamin sa mas pinaganda. Mas pinalawa. Mas pinalakas. Radyo Pilipinas. 738 sa Metro Manila. Alex Santos. Sa walang sinasanto. Sa Radyo Pilipinas. 738 AM. Okay, nagbabalik po ang inyong pong walang sinasanto dito pa rin po sa Radyo Pilipinas. Ang ganda ng boses ng ating narinig natin kanina sa pagpapabigay ho ng congratulatory message para dito sa ating pong dalawang pinuno, President-elect Bongbong Marcos Jr. at kay VP-elect Inday Sara Duterte. Tama ho yung sabi, no? Ang kay PBBM, sabi niya, we're not perfect but we will strive to for perfection, ha? Tama nga naman na hindi naman po tayo perpekto na lahat tama po ang gagawin. Pero susiguruduhin po niya na lahat po ng kanila pong mga hakbangin sa pagbibigay po serbisyo sa ating pong taong bayan ay true perfection, ha? Malimit po ang pagkakamali. Yun ang naman talagang importante. At si VP Elect Sara, ang kanya pong lagi pong sinasabi na mahalin po natin ang ating pong bansang Pilipinas. Wala hong ibang magmamahal po niyan kundi mga Pilipino lamang. Tama po yan. Yun ang kulang mo sa atin, yung pagturo sa atin pong mga kabataan na maging patriotic, maging mapagmahal po sa ating pong bayan. Nawala na po yan. So kailangan ibalik po natin po yan. Iisa lang po ang ating pong bayan. Iisa lang pong bandila po natin. Kaya wag po natin baliwalain po lamang yung pong salitang pagmamahal po sa sarili po nating bayan. Ha? Mahalin po natin ang Pilipinas nating nag-iisa lamang po yan. Okay? So with that, usapin pa rin po sa legal ang ating pong tatalakayin ngayon na inibitan po natin si Attorney DJ Jimenez. Nandiyan na ba si Attorney DJ? Ayun, naka-camera na wala. Hindi ko nakita yung kanyang camera kaya hindi ko siya pwede ipasok agad eh. Attorney, magandang hapon po sa inyo. Pero bago ho yan, sandali muna. Kanina nga po ay meron po tayong isa pong sinusundan. I'm sure mga Pilipino po ay sanay po sa mga Marites. Yung po nangyayari po sa abroad. Ngayon nga po, di ba yung Jason Moira relationship, pinag-uusapan po dyan ng mga Marites, ha? Ng mga kaibigan natin. How much more yun sa Amerika? Yung pong away po ni Johnny Depp at ni Amber Heard. Ha? Yung pong defamation case. Pero kanina po, sa usapin po na legal, meron na pong decision po ang mga jury po doon. Pakinggan muna natin. Our culture's wrath. That has to change. End quote. Do you find that Mr. Depp has proven all the elements of defamation? Answer, yes. Has Mr. Depp proven by a greater weight of the evidence that, question, the statement was made or published by Ms. Heard? Answer, yes. Question, the statement was about Mr. Depp? Answer, yes. Question, the statement was false.
Answer, yes. Question, the statement has a defamatory implication about Mr. Depp. Answer, yes. Question, the defamatory implication was designed and intended by Ms. Heard. Answer, yes. Question, due to circumstances surrounding the publication of the statement, it conveyed a defamatory implication to someone who saw it other than Mr. Depp. Answer, yes. Do you find that Mr. Depp has proven by clear and convincing evidence that Ms. Heard acted with actual malice? Answer, yes. So yan po ang naging buod ng desisyon ng mga jury. Yan po, dahil through jury po ang kanina pong paglalabas po ng desisyon. Kaya kinuha mo na, inibitan po natin si Attorney Janelito DJ Jimenez, ang Pinoy Street Lawyer, para at least maintindihan po natin ano ba itong kasong ito, defamation na ito. Attorney, magandang hapon po sa inyo, sir. Ay, walang microphone si Attorney. Attorney, wala ko kayong microphone. Yeah. Good afternoon, Sir Alex, at good afternoon po sa iyong mga kikinig. Opo, para maintindihan po ng taong bayan, kahit na o nasa abroad po yung kaso, ano nga ba ho yung defamation, sir? Pakilinaw po doon sa amin. Ang kaso pong isinampan ni JD o ni Johnny Depp ay isang civil suit na tinatawag. Mm-hmm. Civil case po ito, hindi po ito criminal, na nag-a-arise doon sa di umano'y paninirampuri ng dati niyang asawa laban sa kanya. Dahil itong si Amber Heard ay gumawa ng isang article na pinost online. At dahil doon sa kanyang mga tatlong articles na ipinost, na pakita doon na parang si Johnny Depp ay sexual abuser among others. At pinakita ng company Johnny Depp na dahil doon sa mga articles na ipinost ni Amber Heard, siya po ay nag-suffer ng damages. At pinakita rin nila na ang pag-post ni Amber nitong mga ganitong pananalita ay malisyoso. Kaya inawardan siya ng tinatawag nating compensatory damages at punitive damages. So doon sa tatlong counts na ifinile niya, kaya naging tigpa 5 million yung bawat isa. Oho. 3 million sa compensatory at 2 million sa compensatory at 3 million sa punitive. Ngayon si Amber Heard naman nag-counter charge din siya ng isang civil suit at kanya naman basihan, may mga publication din kasi yung kampo ni Johnny Depp, hindi galing kay Johnny Depp mismo kundi sa mga abogado niya na parang ang ini-imply patapatawag ka ng pulis dahil kunwari na-api ka, hindi naman totoo nangyari. Sa pananaw ng jury, hindi rin naman po tama yun. Kaya lang, since hindi naman si Johnny Depp yung talagang nag-post noon, hindi siya inawardan ng punitive damage, kung hindi compensatory lang na 2 million pesos. Oho. So ibig sabihin, sa madaling salita po, attorney, ang defamation ay parang paninirang puri para siraan pong isang tao. Tama po ba? Tama po, tama. Oho. So ngayon, hindi pala ho, kunyari, parang palagay ho natin, attorney, yung pong sinasabi ni Amber Heard ay wala pong katotohanan na sinaktan ni Johnny Depp ang babae. Tama po ba? Tama po. Actually, ang bigger picture dito, kasamang Alex, hindi lang yung issue of defamation. Kung hindi makikita natin dito na yung intimate violence, no, na tinatawag, o yung IPV, intimate personal violence, no, intimate personal violence, ay hindi ito exclusive lang na lalaki kailangan yung nagba-violate. Kung hindi, dito lumalabas na maski mga ibang kalalakihan ay maaari din na biktima. Maging biktima. Kasi dito parang ang nangyari, dahil kailangan nilang patunayan na si JD ay hindi naman sexual abuser o physical abuser, pinakita nila na hindi totoo yung sinasabi ni Amber. At in the process, napakita nila na on the contrary, si Amber Heard yung guilty ng domestic violence.
Parang ganun yung nangyari rito. Kaya parang, ayun, parang na ano siya, na napakita na si Johnny Depp to a larger scale ang biktima dito. Mm-hmm. Yun yung pinakamagandang nangyari rito on a bigger perspective, no? Oho. So, lumalabas pala dito, attorney, bagamat ang kasong ang... Intimate partner violence pala yung sinasabi ko, yung IPB, yung intimate partner violence o yung IPB. Mm-hmm. Na dito lumalabas si Amber Heard, yung guilty sa IPB laban kay Johnny Depp. Pero so parang yung usual na impression na ang lalaki ang perpetrator, ang babae ang biktima, na baliktad. Mm-hmm. Pero hindi po 'yan ang nilalaman po ng naging desisyon po ng korte. Ito po yung paninira at nasira po yung pagkatao po ni Johnny Depp. Tama po ba ako, attorney, no? Actually, naging siya yung naging doon umikot yung issue kasi nga sinasabi ni Amber Heard, ako ay mukha ng mga inabusong babae. So, si Amber Heard, ini-invoke niya yung freedom of expression niya. Mm-hmm. Yun yung kanilang depensa na para sa kanila, ipakita lang na at some point na violate siya ni Johnny Depp, panalo na sila. Yun yung una nilang pananaw. Kaya lang, eto lumalabas na siguro dun na rin sa pagtitestigo ni Amber, nawalan siya ng credibility. Mm-hmm. Parang lumalabas talaga na yung mga kwento niya ay kwento lamang. Yun. Yung kanyang injury, no? Hindi naman talaga, alam mo, napakagaling sa Amerika kasi doon ultimo yung litrato, no? May nagtestigo na expert witness na pinapakita na yung litrato ay edited. Oo. Okay, so, attorney, itong tanong ko po sa inyo, bagamat ito po ay nangyari po sa Amerika, in our own local setting, kapag meron po mga ganun po, sa tingin ho ba ninyo ay papaboran po ba lalaki? Yun. Maganda na tinanong mo yan, Kuya Alex. Kasi hindi mo na itatanong. Ako ngayon nakatapos ng aking Master of Laws ng 2020 bago mag-pandemic. At ayan yung aking naging paper. Ang aking naging spell ay Debunking the Non-Existence of Domestic Violence Against Men. A Basis to Revisit RA 9262. Ano ang nilalaman nitong ginawa kong papel, no? Nakakuha ako ng empirical data na talagang may mga kalalakihan na nagiging biktima rin ng domestic violence dahil ang domestic violence hindi lamang ito nalilimita sa gender-based violence na tinatawag. Ibig sabihin, kung mas malakas ang lalaki, mahina ang babae, expectedly yung lalaki ang mga abuso. Kung di, ang violence, ang domestic violence is all about control eh. Mm-hmm. And abuse of power. Power, abuse of affection, abuse of love by one over the other. So, ang naging ending ng aking papel, kailangan bisitahin muli yung RA 9262, hindi para tanggalan ang karapatan ng mga kababaihan, tama, kung hindi magkaroon ng panibagong legislation na i-address ang IPV sa pamamagitan ng isang all-inclusive law. At ako'y natutuwa na nung na-electong si Senator-elect Raffy Tulfo, unang agenda niya yung anti-domestic violence na all-inclusive. So baka naman maaring pag-usapan na. Kaya nga, natuwa din ako sa nangyari dito sa kaso ni Johnny Depp at ni Amber dahil alam ko na napakadaming JDs dyan, no, na nananahimik na lamang and they tend to suffer in deep silence. At siguro, nabuksan yung pag-uusap. At base rin doon sa papel na ginawa ko, may mga best practices sa ibang bansa na ina-acknowledge na pwede naman. Hmm. So sa Pilipinas naman, sa tingin ko naman, kung ito'y magiging isang civil suit, parang defamation din, posible pa rin naman. Kaya lang, hindi sapat eh. Hindi mo maiaalis na may mga di umano'y kunwari biktima ng RA 9262 pero sa dulo sila pala yung aggressor, no? So kaya magandang mapusising mabuti yung batas at tignan kung ano yung idadagdag, mm-hmm, para mas mapagtibay pa ho ito. So magandang aral po ito
para sa mga kababayan po natin. Not on the aspect of defamation, but on the aspect of understanding yung intimate partner violence. Ayun, mabuti na nabanggit po yan ninyo, attorney, no? Pwede ba ho kayo ang magiging tagapagsalita po ng mga lalaking hinabuso? Actually, hindi mo na itatanong, Sir Alex, no? Isa sa aking practice ay family law at siguro mga nakaka-apat o lima na akong mga kliyente na puro kalalakihan. Nako. Na ganitong issue, no? So, talagang magandang pag-usapan ito. Oh. So, mas maganda at least na nasisimula na po natin dito, attorney, no? And I'm sure meron po dyan mga mambabatas ngayon sa 19th Congress na sana po ay tama kayo. I-revisit po itong batas na ito. Tama po, no, sir? Uulitin ko, ha, hindi tatanggalan ng karapatan ng mga kapatihan. Dahil itong nangyari naman kay Amber Heard, hindi naman ito kabawasan sa karapatan ng mga kababaihan para magsalita. Dahil kung talagang ikaw ay naaapi, ano man ang gender mo, yes, dapat ikaw may forum, no? Kasi parang yung iba ang tingin, oh, kawawa naman si Amber, gusto lamang naman niya na maging ambassador ng mga abused women, eh. Bakit naman siya natalo? Unfortunately, ano ito eh, syempre pagdating sa ebidensya, iba yung appreciation ng jury. Tama. And siguro magandang usapin din to naman sa kabilang banda, yung isinusulong naman ni Senator Elect Robin Padilla na magkaroon ng federalism. At kasi kaakibat sa federalism, yung jury system. So pwedeng pag-usapan din kung ito ba'y uubra sa Pilipinas. Dahil makikita mo, Sir Alex, no, in a matter of about a month or so, natapos ang trial. Nagkaroon ng decision. Ganon kabilis. Tama. Sa Pilipinas, 10 taon ang average ng isang kaso ang appeal kasama. So, napakahirap. Okay, sige po. With that, Attorney DJ, thank you so much for your insights. At it's our malaki pong tulong para sa ating mga kababayan para maintindihan po natin yung mga nangyayari po sa labas ng bansa. Thank you, sir. Ingat po kayo. Salamat po. Thank you so much. Thank you! Attorney DJ Jimenez po, ating po Pinoy Street Lawyer. At least naintindihan po natin ang nangyari po dyan sa kaso ni Johnny Depp at ni Amber Heard. Thank you so much. Okay, sa ating po pagbabalik, kausapin mo natin si Ann Angela. Yung tungkol po sa, ano ba ngayon? Buwan ng Hunyo pala ho ay buwan ng pagbibisikleta. Tanungin mo natin sa kanya dahil to mahilig to. Fanatic po to sa pagpapadya. Magbabalik po tayo. This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen. Sarap ng uriga, sarap ng totoo. Alam niyo bang bawal magkabit ng antena sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente dahil maaari kayong makuryente? Lubhang mapanganib yan dahil ang mismong pagtatayo ng bahay o anumang istruktura sa ilalim o malapit sa linya o tore ng kuryente ay pinagbabawal din. May kaukulang parusa ang paglabag nito. Kasama na ang pagkakulong ng hanggang 12 taon at may multa din na hindi bababa sa 50,000 pesos. Makipagtulungan upang mapanatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa inyong lugar at saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Salamat sa bakuna. Ang malalang sakit, kinakaya na. Ang mga ospital, nakakahinga pa. Nababawasan din ang kaba at dumadami ang mga muling pagkikita. Pero para patuloy tayong maprotektahan, booster naman ang kailangan. Dagdagan ang bisa ng bakuna para dagdagan ang mga makabagong bukas. Palakasin ang kinakailangang ingat para tuluyang makaangat ang lahat. Ingat-angat, bakuna lahat. A message from the Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Alex Santos. Alex Santos. Sa walang sinasanto. Walang sinasanto. Walang sinasanto. Sa Radyo Pilipinas. 738 AM. Nako, we have 4 minutes to go na lamang po. Pero kausapin po natin si Miss Ann Angela, ang isa po sa mga bicycle enthusiasts po natin dito sa bansa. Dahil bukas pala ho, ay World Bike Day pala. Ha? Kausapin po natin si Miss Ann Angela. Hello ma'am, magandang hapon po sa inyo ma'am. Uy, asan na ba? Dali ah, nawala. Yan. Hello ma'am, good afternoon. Hi. Hi, good afternoon Alex. Ay, may nga hapon ni mo. Ano ito? Anong mga activities nyo tomorrow sa World Bike Day? Pasensya na Alex, I'm out kasi. So, it's okay. Hindi ko naririnig. But for tomorrow, so sabay-sabay yung mga activities. In fact, medyo hahatiin namin yung mga katawan namin sa Bikers United Movement. Tomorrow kami with the Dutch Embassy, with Makati Business Club,
with, sino pa ba yung mga kasama nun? Bike Friendly Philippines and SM by the Bay, meron kaming event doon ng maaga. So may bike ride and a few talks. In Pampanga naman, mga kaibigan din namin yun, meron bicycle, I forgot the title, no? But there's one, a three-day affair naman doon sa as Clark, Pampanga. Over the weekend also, on Tuesday, on Saturday, meron din ang UN for Sustainable Goals nila, nakasama ang cycling. And on Sunday, meron din ang sa Quezon City naman. So sabay-sabay, marami, sobrang daming activities to, ano, to celebrate World Bike Day. Oh, pero ang tanong dito, Miss Ann, kung hinihikayat natin ang taong bayan, lalo ng mga Pilipino, na magpadyak, magbisikleta, pero yung issue kasi ng safety, yun talagang dapat tutukan, di ba? Yes, sir. Ano talaga kami, we're advocating this. The reason why we have a lot of activities, parati talaga naming hashtag yung protected bike lanes now and infrastructure. In fact, maganda na yung synergy ngayon. We have government, we have the private, we have the business, we have the civic society, and education sector is also coming in. So ganun po, gagawin natin holistic ang approach dito para talagang hindi lang on the ground ang gumagalaw, but of course doon din sa legislature at doon mismo sa educational system, because we really have to start from childhood, yung respect on the road, yung mga ganun po. So slowly we're getting there. And yes, talagang number one talaga. Kasi ako, hindi ko papayagan ng anak ko kung alam kong delikado sa kalsada. Oho. So we take that into consideration. Me being a mom, I always think of my kids, papayagan ko ba? So yun yung ano, yung parang pinaka-seed ko, sir. So ganun. So we're working on this, and I love it that you asked about safety. Yeah. Priority talaga po natin yan. Okay, siguro pang huli, Miss Ann, wala na tayong oras, no? Paki-invite po tomorrow ang ating po mga bike enthusiasts to celebrate tomorrow's bike World Bike Day. Go ahead po. Kung free po kayo tomorrow, we're in MOA at 7 a.m. sa Mall of Asia, which is in the Fountain area. And tomorrow rin, simultaneously, pag nandun naman kayo sa Clark, pwede naman kayong pumunta doon sa Clark, and you will see meron din doon a three-day affair naman. So please, lahat muna kapadyak, tulong-tulong po tayo para masulong natin ang pagbibisikleta sa Pilipinas. Okay. Thanks so much, Alex. Thank you so much. Sagang salamat, Miss Ann. Ingat kayo. Ayun, si Miss Ann Angala, isa po sa mga nagtataguyod po ng safe biking sa Pilipinas po. So makilahok po tayo sa World Bike Day. Tomorrow po yan, June 3, 2022. Wala na tayong oras. Maraming salamat po sa ating po mga nakasama dito ho sa Walang Sinasanto, kay Sir Rene Itable, kay Rolly Bumatayo, at kay Ren Bergabera, at kay Jomari Refarial, at syempre ating po executive producer Ivy Grace Rivera. Bye for now. Ingat po kayo. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Thank you. News delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM. Wala kayo sa tatay ko. Kinuwang libre ang pag-aaral ko sa kolehiyo. Ang tatay ko, namigay ng libreng irigasyon. Wala yan sa tatay ko. Mga tulay, kalsada at infrastruktura, yun yung pinagawa nun. Ang tatay ko, sinagot ang ospital at papagamot ko. Sino yung tatay ko? Yung tatay ko? Yung tatay ko? Ah, ang tatay ko? Si Tatay Digong? Si Tatay Digong? Si Tatay Digong? Si Tatay Digong? Siya ang tatay ko! Mabuhay ang malayang Pilipinas. 6 na taong serbisyong may tatak ng tapang at malasakit. Inuuna ang ating kaligtasan, seguridad, kapayapaan, at kapakanan ng mga nangangailangan. Matatag, may paninindigan at tapat sa bayan. Ibinuhos ang lahat para sa Pilipino, para sa maliwanag na kinabukasan at tungo sa pag-angat ng bawat mamamayan. Ito ang Duterte Legacy. Thank you!